mga ka-farmers, magandang umaga. Bali, ito na yung next episode ng aking bahay kubong ginagawa. Bali, yung bahay kubo ko kasi malaki, di ba, nabili na siya. Ngayon, ginawa namin ngayon, naghulog kami kasi nalilitan yung nakabili. Gusto niya na magkaroon ng siat, lababo at saka malaking dining area. Kaya ito, nagkuno kami ng 10 feet, naghulog kami ng 10 feet ho, sa kabahayan. Bali, may usapan na kami ni Sir ng fries. Magkano, pero nung ginawa ko ng standard lahat ng mga bakal kasi dito na siya sa area eh. Hindi ko tinipid si Sir. Yung dati kasi mga ginagawa ko, palibasa, dibuhat siya. Kuwan lang, mga 2x4, 2x2 lang mga layout niya. And ito, 2x4. Mga ka-farmers, ito na pala yung aming ginagawang pinagawa ng nakabili sa akin ng bahay kubo. Ayan, bagay nagpulog siya ng 15 feet pa dito sa likod. Kaya yung kanyang bahay kubo ay medyo masasabi natin na hindi na siya bahay kubo. Kundi ang tawag sa kanya ay native house na. Kasi medyo may kalakihan na ho to ang kanyang bahay kubo, pero as native house siya. Yan, nakapag sa loob ng 4 days nakapagbubong na kami, nakapagsahig na kami. Araw ng Linggo ngayon, siguro bukas hanggang Martes siguro ito may mga dingding na at saka magkikisami na kami. Sa katunayan, no, ay nagwa-wiring na kasi kanya mas maglalatag na kami ng metal paring. Tapos mga Martes, Merkulis magpa na kami magkikisami. Kaya yun, no. Tapos ito yung butas na to. Yan ay para sa CR, yan ay bubuhusan ho namin para pag gusto lagyan ni Sir ng tiles, may pa-tiles niya yung side ng CR. Yan yung update ng aking vlog na hulog ng kusina at yung aking taga-wiring, aking kapitbahay na si Marvin. Yan, napaka-presko dito mga ka-farmers. Masarap dito sa taas. Mga ka-farmers, ito na pala yung status na ginagawa namin. Yung katapahan siya at ito siya nag-original yung lababo at dito na sa labas. Tapos ayan na yung mga ka-farmers yung design ng dingding natin. Talaga probinsya yung dating na ding Kami na rin pinapagawa. Dito din yung nagamay. Tama kaya, bukas naman. Makailang araw nyo pa yung dalawa. Mga ka-farmers, halos mga 5 days pa lang namin ito ginawa yung pinakahulog na sinasabi ni Sir. Bali, ang lawak nito ay 15 by 16. Ito na ako ngayon yung maging design dito, amakan din. Tapos may pasimano siya na pwede higaan yung design. Siguro baka ang design siguro nito baka mga 2 days pa. Tapos yung kisami, magiging kisami ko nito, amakan din, magamukas lang amakan.
Tapos ito na ho yung status ho ng gagawin naming lababo. Yan, nilagyan namin ng steel matting. Sana hindi masasana sasabihin kasi mga pamamaraan at diskarte ng mga contractor to. Kasi nga, diba, sabi natin, bahay kubo nga siya. Pero alibasa, medyo upgrade na kami dahil puro bakal. Ito'y bubuhusan ho namin. Para kung sakasakali ito ng may-ari na lagyan ng tiles ho to, pwede niya lagyan ng tiles kasi buhuso. Concrete ho. Ganun din ito. Bubuhusan din ho namin to para lumabas ho ang loob nito. Pwede niya ipa-tiles. Pero ang labas ho nito, amakan din ang ilalagay namin. Para nitib na nitib siya, pagdating dito sa loob, pwede siya ipa-tiles ni Sir Jeep. Pero ang usapan namin dito ni Sir Jeep, layout lang kami. Mga ka-farmers, parang tindahan, pero joke lang. Pero ito yung advantage ng bakal. Ito yung advantage ng bakal dahil pwede natin siya buhusan. Ang totoo talaga, dapat hindi ko ito ipapakita kasi natural, maraming mga contractor din na pwede gayahin yung gawa ko. Pero nandito na tayo, may mga nagkukuhan nga sa akin, nagko-comment na hindi daw ako madamot sa aking kaalaman. Kaya ito, yung nag-comment sa akin, shout out pala ma'am, ito. Hindi ko kinukuhan yung aking kaalaman tungkol sa pamamaraan na kakaiba din. Siguro i-upload ko na muna 'to ngayon ulit. Bali siguro ang next video ko nito yung finished product na siya. Pero ngayon, bali ikukuha ko 'to. Ipo-post ko na siya. Bali mga ka-farmers, dito magkakaroon pa tayo ng isang hagdanan dito para sa kusina. Kaya nag-layout na rin kami. Ang step niya papunta doon, yun ang gusto ni Sir. Salip na dito pabagsak, hindi, ayaw niya. Kasi sayang daw space, kaya dito ang bagsak niyan. Tapos yun na rin o yung aming magiging, kwan, magiging deposit. Yung gagawin naman namin yan, 3 box yan. Hindi na kami maglalatag ng mga tubo. Yan na suggest ko kay Sir Jeep, na sabi ko, Sir, meron tayo napapanood mga vlog ng mga engineer kay ingenyero, 3 box siya. Tapos yung last na box, hindi siya naka-flooring kundi nakakuha lang siya, nakasahig siya ng grabita ang tawag. Mga ka-farmers, ito pala yung sa loob niyan ay amakan. Pero yung labas, ito yung design niyan. Probinsyang probinsya yung datingan. Ito yung side. Kasi ito, sinadjust ko dun sa mayari kay Sir. Kasi yung amakan, ang totoo niyan, ay medyo manipis siya. Mahina siya. Dahil pag ginusto pasukin ang amakan, maganda siya ang amakan. Pero pag ginusto siya pasukin, kaya siya pasukin. Hindi katulad doon ito. Bago pasukin ito ng gusto pumasok sa bahay, mahihirapan muna siya. Maraming proses. Yan. Kaya yan ang sinadjust ko dito sa kay Sir Jeep. Ganito ang ilalim namin. Pero ang double walling mo yan, mga ka-farmers, ito na ngayon. Yung sinasabi ko kanina doon, ang spirit of boss. No, yun, ayun. Yan yung loob yan. Yan ang loob niya, yung pinaka-double walling niya sa loob. Tapos ganito yung sa labas. Ito yung labas niya. mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Siguro next vlog ko, kompleto na to, finish contract na kami dito. Magandang hapon mga ka-farmers, salamat sa panonood. Paki-like at share naman at subscribe. Magandang hapon.